Skrill Withdraw Tutorial for Beginners. How to withdraw or transfer from Skrill to Unionbank online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, magka-transfer tayo or mag-withdraw tayo sa Skrill and inilipat natin yung pera papuntang Unionbank online. Balik, gagamitin ko yung cellphone ko or yung mga mobile apps para makapag-transfer. So, itetest natin in this video kung magkakaroon ba ng kahit na anong issue, mabilis lang ba siya or madaling gawin, and gaano katagal mag-reflect yung perang nililipat natin. So, let's proceed. Bali na, install ko na yung Skrill. Tap ko tong Skrill. And then, mag-login lang ako dito. Ngayon, para makapag-withdraw, dito sa bandang baba may withdraw na button. And then, dito kasi, kaya pinakita ko to. Ang mangyayari kasi is gagawin natin yung pag-save or pag-add ng account sa web version ng Skrill. Itong mga nakikita natin is na-save na siya dito kasi nakapag-withdraw na ako in the past gamit yung GCash, GrabPay, PayMaya, and Coins. Ngayon, dahil iba naman Unionbank, kailangan mo natin siyang i-save dito. So, check for more withdrawal options at skrill.com. So, click natin tong link or yung website nila. So, refresh lang natin kasi nagkaroon tayo ng initial minor error. Possible sa connection ko din. And mag-login lang ako dito sa Skrill online. So, na-enter ko na yung email address and password. Click ko na tong login. And then, may notification dito, confirm login to Skrill. So, yes, login tayo. So, sa ganitong process, pwede nyo rin gamitin yung laptop or computer ninyo and punta lang kayo sa website ng Skrill. So, almost pareho lang din naman yung magiging process and yung requirements. So, ito na yung sa web version. So, dito sa withdraw, scroll down lang tayo kasi bank account yung pipiliin natin. So, click ko tong withdraw now. And then, yung country niya is Philippines. Yung bank naman, piliin ko dito yung Unionbank. Ito siya. And this time, i-enter ko naman yung account number ko sa Unionbank. So, na-enter ko na yung account number sa Unionbank. And by the way, kung kanino man nakapangalan yung Skrill, sa kanya rin dapat nakapangalan yung bank account. So, same owner, same name dapat. May iba kasi na let's say nagpakasal, nagbago yung name sa isang bank account. Dapat mag-reflect or parehong-pareho pa rin yun sa kabilang account, which is sa Skrill. So, click ko tong I confirm that I am named holder of this bank account. So, click ko tong add bank account. So, bank added na tayo. From here, sa web version, pwede na tayong makapag-withdraw. Pero try natin kung ano yung mangyayari sa mobile app nila. So, ito yung sa mobile app. Meron na ditong bank accounts na Unionbank. Pag tinap ko to, mapapansin nyo, grayed out pa siya kasi kailangan mo nang magkaroon ng initial transaction bago siya mag-enable dito. Like for GCash, nagkaroon na kasi ako ng withdraw na successful dito. From here, pwede na ako makapag-withdraw moving forward. So, balik tayo sa web version, which is ito na yon. Proceed na tayo sa pag-withdraw. So, nationality, Philippines, document type. For this withdraw process sa Unionbank, kailangan pa natin mag-provide ng additional na document. Sa nationality, by default, Philippines yung nakalagay dyan. Document type, pwedeng identity card, passport, or driver's license number. Sa akin yung identity card na lang kasi yung mail yung gagamitin ko. And for document number, ilalagay ko dito yung ID number na makikita sa valid ID. So, nakompleto ko na. Click ko na yung next. So, napakita na natin kung paano siya gawin sa cellphone natin. Like, pwede kang pumunta sa app, pero ina-require ka pa rin pumunta sa website nila. Ngayon, pwede na tayong makapag-proceed sa pag-withdraw. Pero dahil mas malaki yung view sa computer, mag-proceed na lang ako sa pag-withdraw gamit yung computer. Pero kung ang gamit is yung mobile app, expect na magiging pareho pa rin naman yung experience and yung proseso sa pag-withdraw. And ngayon, dito sa web version ng Skrill, click ko tong withdraw now under bank account. And since nandito na yung Unionbank, ensure lang natin na naka-check to, click natin yung next. And yung minimum amount na pwedeng i-withdraw is 34, while yung maximum naman is 183. Kung mapansin nyo, hindi nag-match sa balance kasi nag-iiwan ng spare amount, room for charges yon. Siguro mag-withdraw na lang tayo ng 35 USD. Kapag nag-enter ka ng mas maliit na amount, hindi tayo makapag-proceed kasi may error. Balik tayo. Lagi ko na is 35 USD. And once na-enter na yung amount, click na natin yung next.
And ang mababawas sa account natin is 40.41 US dollars. Meron tayong base fee dito na $5.41 USD. So on top of this fee, meron pang Skrill conversion rate na or yung forex fee nasa 4.49%. Pag sinerge kasi natin yung 1 USD to PHP today, 58.65 yung current na exchange. Pero dito 55.88. Ang reason for that difference is because of this fee nga na 4.49%. And meron ditong PHP amount kung saan ito yung value daw na mag-reflect or matatransfer sa mismong account natin in PHP or Philippine Peso. Ngayon, isa yun sa mga i-double check natin kung magkakaroon ba ng difference. And also, kung gano'n rin katagal, makakarating yung pera sa mismong bank account natin. Ngayon, balik tayo sa base fee na kapag binago ko to, let's say gawin natin tong 150, and then click your next. Yung base fee na natiling 5.41. And then, click ko pa next. So, ganun pa rin yung fee niya. Sa online banking or sa bank account, parang yung fee niya is nagiging pareho lang. While for mobile wallet, nasa percentage kasi 1.45%. So, kapag lumalaki yung dinadeposit or dinatransfer mong pera, lumalaki rin yung base fee dito. Pero yun ay sa mga mobile wallet like sa GCash, GrabPay, PayMaya or Maya, and Coins.ph. Pero pagdating dito sa Unionbank or sa ibang bank account pa like BPI, BDO, ang pinofollow is yung fixed amount na $5.41. And once na double check mo na lahat ng information like satisfied ka sa amount and also sa fees and also kung kailan darating yung pera, pwede na tayo makapag-proceed. So, click ko itong confirm. And withdraw successful na. May reminder ulit dito kung kailan talaga darating yung pera. Ngayon, ito yung sa Unionbank account ko. Meron ditong current balance na 10,000 pesos. So, imamonitor din natin whether sa account sa Unionbank or yung sa mga may receive natin email about this transaction. Yung mga updates or kung kailan talaga yung confirmation na okay na, na-transfer na successfully yung pera. So, balikan tayo sa dashboard. And meron ditong withdrawal with Unionbank na pending status pa siya. So, kung mapansin niyo sa bandang baba na kapag withdraw na ako in the past, kung sakali magiging successful siya, ganito yung status niya, processed. And meron ditong mga amounts and also fees din na involved. Well, for Unionbank, yung status niya is pending pa rin or processing pa yung pag-transfer from Skrill to Unionbank. So, stop ko muna tong recording na to and proceed na lang tayo once na-transfer na successfully yung pera sa Unionbank. And ihabol ko na lang din pala na may receive akong email from Skrill about this transaction. no-reply@email.skrill.com. Nakalagay dito na sa end nila is successful na yung pag-withdraw. Pero pag-check mo yung status dito sa account, pending pa din siya. So definitely, hintayin pa rin natin yung pag-reflect ng pera sa Unionbank. Possible dun magkaroon ng delay. Kaya sinabi na up to 2 days yung pag-transfer from Skrill to Unionbank. And then, may isa pang sinabi rito na if the payment is not accepted by the bank or hindi siya natanggap or na-transfer successfully sa banko, yung pera daw is babalik naman sa Skrill account natin. So, we'll see kung ano mangyayari sa ginawa kong pag-withdraw ngayon and kamusta yung magiging experience. Hopefully, walang masyadong error or issue na ma-encounter sa pag-transfer nga na ito. And this time, stop ko na talaga and proceed tayo sa next update. After mga 1 hour, may na-receive na akong pera sa Unionbank account ko. And yung na-receive kong pera is sakto dito sa amount na wini-withdraw natin sa Skrill. That's 1,956.93 centavos. Ang nakalagay dito is off US InstaPay. And na-transfer siya ng 1:48 PM. So, naka-receive ako ng confirmation from Skrill around 12:36 PM. And then, after 1 hour or so, like 1 hour and 12 minutes maybe, naka-receive na ako or na-receive ko na nga yung pera sa Unionbank account ko. So, sa expectation na 1 to 2 banking days, nabilisan ako sa pag-process ng payment papuntang Unionbank. So, ganun yung naging experience natin. Hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong issue sa pag-transfer. Nakita rin natin yung charges. And madali lang mag-transfer from Skrill to Unionbank. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials or topics na tingin nyo pwede pa namin i-share online, pakicomment na lang din sa baba. Ito pa iba't ibang mga tutorial videos tungkol sa Skrill. Andito yung mga step-by-step guide mula umpisa, yung registration hanggang sa pag-review ng iba't ibang mga transaction. You may check this and sana makatulong. This is Lulu from Invest Library. See you sa mga next videos. Bye-bye!